Ay, ito, Mara Clara. Ay, nasabi ko na. Okay. Pero, itsura ko dyan. Di ba? Eh, parang yung... Posh ba yan? Kung kuya parang Joe. Mga natotokhang. Posh ba yan? Yung look na yan that time? Hindi kasi, parang... Alam ko sangga-sangga no kasi yung tatay ni, ano dyan, ni Clara. At saka kasabayan ng Showtime eh. So parang hindi na nila pinakialaman yung buhok ko kasi parang okay na, parang siga-siga ang dating. Kasi sa Showtime, pag naguhurado ko ron, tayo-tayo yung buhok ko. Tapos meron dito na patusok-tusok na gano'n o nakagilid na gano'n, patusok-tusok. Kaya yung mahaba yung likod ko. Pero yan, Mara Clara, yan isa sa mga nagpakilala sa akin. Actually, una-una, nung nagsa-Showtime ako, kinausap ako nila Miss Dagang, nila Miss Ethel Espiritu. Sabi nga, nagagawin tayo yung teleserye. Pero, kailangan mo mag-quit sa Showtime. Sabi ko, ang tagal ko na sa Showtime, hindi nga ako nabubura doon. Eh. Di ba kasi dati binuboto yan, tapos mabubura. Sabi ko, tagal ko na sa Showtime. Sabi ko, sobrang malaking kawalan ang Showtime sa akin, if ever. Kasi mahal na ako ng madlang people. Talagang yung hype nila kapag ako yung sumasayaw. Talagang sobrang naslalo kong ginagana. So, everyday, yun ang bumubungad sa ano ko, yung mga sigawan ng madlang people. Tapos sabihin nila na kailangan kong mag-quit sa Showtime. Sabi ko, parang nangyari na naman, Kuya Jhong, yung kanina, yung Saigon dun sa movie. Pipili. Ito na naman, Showtime ka. And Mara. Ano nangyari? Kaya, nagpaalam ako sa Showtime. As in, yung iyak ko is hagulgul. Ganun na napamahal sa akin yung Showtime. For like 30 weeks, anandun ako. Hindi ako nabubura. And feeling mo, member ka na ng Showtime talaga. Hagulgul ako. Ngayon, etong pumasok yung Mara Clara, na-tense pa ako. Dahil ang sabi sa akin, nasa elevator kami, papaakyat kami. Ano po ba yung gagawin? Ano po ba yung role ko? Ikaw si Gary. Ay, ha? Sabi ko, after ng Paquito Diaz, yan na yung idol ko bilang bad boy. Si Erwin, sabi ko, siya yung talagang idol ko kasi pinapanood ko siya. Grabe siya, talagang mabibisit ka sa kanya. Natatakot ka. Totoo na yun. Natatakot ka kasi ang galing niya talagang umarte. So yung pressure sa akin na, teka, paano ko gagawin to? Wala ka sabi niya nakahiya ng nanay mo. Nakuha ko pa lumad ka! Wala po! Wala naman po akong ginagawa masama eh! Sumasagot ka pa! Gary! Sir, ano na? Huwag ka makikailan dito! Gary! Gary! Ano ba nangyayari na? Ano ba nangyayari, anak? Yung anak mo! Nakita ko lumalandi! Mabait yung Diyos sa akin. Nakagawa ako ng kata. Even yung pag-yoyosi. Even yung pag... Sabi sa akin, una, nung nag-yoyosi ako sa Mara Clara, ang hawak ko ganun. Wagan ako. Yung sabi ng pamangin ko, Tito, ba't ganyan hawak mo ng pambabae yan? Di ba, pambabae? Nakita ko, pinag-inaral ko ulit ko ano yung paano siya humawak ng yosi. Ganun. Pinanood ko rin yung kung paano mag-yosi si Ace Vergel. Tapos pinapatay sa ano. Tinry ko yun sa Mara Clara. Apaso ako. Sabi ko, gumanon ako, pero gumanon ako. Parang pinapahid ko kasi naiinitan na ako. Oo. So, yun, na-practice ko kung paano pag-yosi, kung paano... Kasi dati pwede pa yung yosi, no? Kung paano magsasalita ka muna bago mo ibuga yung usok. Ganun eh. So, yun, parang na-adapt ko na... Na-adapt ko... Kasi masama naman kapag yung isang karakter lang ang ginaya mo. Eh. At least kung pinagsama-sama mo yung mga karakter. Masabog. Masabog. Pati pag inom ng alak. Gin, ng alak. Yung di ka magbabaso, tungga. Tutunggain mo. Tsaka iconic kasi yung role na ginampanan. So talagang nung ikaw na, nabuksan din at nakilala ka ng mga young ones. Kasi Julia and Catherine, at yes. Yung parang launching nila. Yan yung dun sila nag-umpisa. Totoo. So part ka ng journey ni yes. Julia Montes at ni Catherine Bernard. Kaya hanggang ngayon talagang nag-PPM-PM sa akin yung mga bata na binabati ako. Happy Father's Day, Happy Birthday. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.